Sobrang bad trip talaga ako ngayong araw. Kasi naman, bakit ba siya pa yung naging professor namin? Nakakainis. Kaya ito, hindi talaga ako makapokus. Kaya naman nung uwian na, nakipagsiksikan na talaga ako para mauna akong makalabas. Nainis kasi talaga ako. Kaso yung kasabay ko, si Jordan, tinawag ni Michael. Ay nako, wala tuloy akong nagawa. Inintay ko si Jordan. At nung makita ko ulit si Jordan, ilapitan ko agad siya. Para naman may kasabay ako pag lalakad pa uwi. Aray. Oh, bakit inintay mo pa ako? Dapat nauna ka na. Wika ni Jordan. Wala lang. Bakit ka tinawag ni Sir Michael? Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ko. Wala naman. Pero parang tinatanong niya kung bakit malungkot ka. Wika ni Jordan. Oh, anong sinabi mo? Wika ko. Edi, sinabi ko yung totoo na may nagpaiyak sa'yo. Wika naman ni Jordan. Ha? Tara na nga umuwi. Wika ko naman. Kaya ito, sabay na kami naglakad. Uy, Aloy, umamin ka nga sa akin. May kasalanan ka ba kay Sir Michael? Kasi napansin ko lang parang mainit yung dugo niya sa'yo. Tapos gusto niya na nasa harapan ka niya. Tapos parang pinagtataguan mo siya. May utang ka siguro dun. Wika ni Jordan. Wala pre. Ano ka ba? Ang gulo mo kasi kanina eh, sa klase. Kaya pinalipat ako ng upuan sa unahan. Wika ako naman. Wala pa din talagang alam si Jordan sa nangyari sa nakalipas ko. At eto, sa patuloy na paglalakad namin, nakarating na ako sa dormitoryo. Nag-iwalay na kami ni Jordan tapos pumasok na agad ako sa loob. Mabilis akong pumasok sa loob. Ewan ko ba kung bakit. Basta gusto kong makita yung bagong kasama ko sa kwarto. Sabalit sa pagpasok ko, medyo nalungkot ako kasi naman wala pa rin akong kasama sa kwarto. At eto, nahiga muna ako. Sabalit habang nakahiga ako, napapatingin na naman ako sa kama ni Michael. Saan kaya siya umuwi ngayon? Ay nako, bakit ko ba iniisip yung bagay na yun? Sinaktan niya ako dati, kaya galit ako sa kanya. At ayoko siyang makita. Pero yung puso ko, bakit tila ba hinahanap siya? Ay nako, nakakainis. Para di ko siya maisip, inayos ko na lang yung mga gamit ko. Medyo magulo pa kasi sa kwarto eh. Kaya ito, maglilinis muna ako para naman pagdating nung magiging kasama ko, eh, malinis na dito sa pwesto ko. At habang naglilinis ako, madami ako nakikitang mga kalat na dapat ko nang itapon. Subalit may napansin ako, bakit may ganito dito sa bintana ng kwarto ko? Bakit may baril? Kaya naman kinuha ko to. Kasi baka kay Kuya Polis to eh. Pero bago ko sa huli, pinagmasdan ko muna itong mabuti. Grabe, ang bigat pala nito. Kung sa bagay, magkakaroon din naman ako ng ganito kapag polis na ako. Kaya naman, itinuto ko sa may pintuan. Kunwari, polis ako. Kaso, biglang bumukas yung pinto.
pagbukas ng pinto, nakita ko si Michael. Siya yung nagbukas ng pintuan ng kwarto. Napansin ko na namutla siya bigla kasi naman nakatutok sa kanya yung hawak kong baril eh. Kaya naman, eto, ibinaba ko agad. Kasi naman, baka isipin ni Michael na babariling ko siya. Hindi ko kayang gawin yun. Pero yung itsura ni Michael, parang takot na takot. Ibinaba ko agad yung baril. Pinatong ko kung saan ko nakita. Tapos, nahiga na ako sa kama ko at nagtakip ako ng kumot para di ko siya makita. Naging tahimik sa loob ng kwarto. Alam ko na nasa loob si Michael kasi naririnig ko na may gumagalaw sa loob eh. Tapos parang may nag-aayos na ng gamit sa kabilang kama. Ibig sabihin, magkasama kami sa kwarto. Naiinis tuloy ako kasi akala ko pa naman bago na yung makakasama ko sa kwarto, pero si Michael lang din pala ulit. Kainis talaga. Parang gusto ko na tuloy lumipat dun kay na Jordan. Ilang saglit pa nakalipas, narinig ko na parang may tumatawag sa akin. Parang si Jordan yun ah. Kaya ito, bumangon agad ako. Kaso pagbangon ko, nagbibihis pala si Michael. Napatingin tuloy ako sa puwet niya. Nakatalikod siya eh. Kainis. Pero galit talaga ako. Kaya ito, paglabas ko, nakita ko si Jordan at may dala siyang notebook. Naalala ko, may takdang aralin nga pala kami. Baka magpapaturo to sa akin. Oh, pre. Ano yan? Uwi ka ako. Ay nako, huwag ka na magtanong. Pakopyahin mo na lang ako kasi kapag di mo ako pinakopya ngayon, nako, makakalimutan ko na to. Uwi ka ni Jordan. Ay nako. Pasok ka. Bakit naman kasi kailangan mong mangopya? Turuan na lang kita. Uwi ka ako. Tapos ito, nagtungo na kami doon sa may kusina, sa lamesa, at doon ko siya tinuruan. Habang tinuturuan ko si Jordan, lumabas naman si Michael sa kwarto. Para maliligo ata siya kasi nakatapis lang ng tuwalya eh. Dumaan pa siya sa likuran ko. Aloy, si Sir Michael ba yun? Jackpot ka. Kasama mo pala si Sir dito? At kasama mo din sa kwarto? Ayos ah. Uwi ka ni Jordan. Anong maganda dun? Tara na nga. Bilisan mo na. Ang bagal mong magsagot eh. Uwi ka ako. Oh. Bakit bad trip ka, pre? Ayaw mo ba nakasama si Sir sa kwarto? Uwi ka ni Jordan. Tigilan mo nga ako, Jordan. Hindi kita tuturuan dyan eh. Uwi ka ako. Kaloy, bakit ba naging mainitin yata yung ulo mo simula nung maging professor natin, si Sir Michael? Ayos naman siya magturo ah. Sarap kaya matulog sa klase niya. Hindi siya nagagalit. Uwi ka ni Jordan. Isa pa, Jordan. Di na talaga kita tuturuan. Uwi ka ako. Kaya ito, tumahimik na si Jordan. Ay nako. Tapos ilang saglit lang yung nakalipas, dumaan na ulit si Michael. Tapos na siyang maligo. Aloy, may napansin ka ba na baril dito? Di ko alam kung saan ko na ipahatong eh. Naglinis lang ako kanina tapos nawala na. Uwi ka ni Kuya Polis na nakabihis na at tila alis na. Nasa kwarto po
nakita ko sa may bintana. Wika ko naman. Pakikuha naman saglit. Wika ni Kuya Polis. Kaya ito, nagtungo agad ako sa kwarto. Pagpasok ko, medyo napalunok ako. Kasi naman, ibang baril yung nakita ko. Sorry, sir. Wika ako. Tapos ito, kinuha ko na yung baril ni Kuya Polis sa may bintana at agad akong lumabas ng kwarto. Ibinigay ko agad kay Kuya Polis yung baril niya. Tapos, naupo na ulit ako sa tapat ni Jordan. Kaloy, ano nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? Ang lapit lang naman ng kwarto mo dito ah. Wika ni Jordan. Okay lang ako. Sige na. Ano pa bang sasagutan ko dyan? Wika ako. Wala na. Tapos na. Wika naman ni Jordan tapos ito. Lumabas na si Michael sa kwarto. At tila ba papalapit sa amin. Jordan, sagutan mo na din yung iba. Dali na. Wika ako. Ay nako. Anong gagawin ko kasi naman? Bakit pa siya bumalik? Aloy, uuwi na ako. Sige na, maiwan na kita. Magpapaalam na din ako kay sir. Wika ni Jordan. Tapos ayun, umalis na si Jordan. Umalis na din si Kuya Polis. Kayo na muna yung bahala sa bahay. Aalis muna ako. May kain na kasi kay na amiga. Sige na, alis na ako. Wika ni Aling Yoli. Bakit ba lahat na lang sila nag-alisan? Kainis talaga. Andito lang ako. Hindi ako aalis. Huwag kang mag-alala. Wika naman ni Michael na nakatayo dun sa may hagdanan. Kainis talaga.